Hai po. Magandang araw ulit sa inyo. Pakita ko sa inyo ang pwedeng ulamin. Maggulay kami ng langka. Ito yung mga lutong probinsya. Kung wala na kaming ibang makukunan ng ulam dito sa paligid, meron maraming makukunan na pwedeng ulamin tulad nito. Langka. Bango na. Ito binabalot namin para hindi kakainin ng kuan yung mga peste. Tinutusok kasi nila ito tapos nasisira, nabubulok yung langka, kaya binabalot namin. Bango na. Tumog na ito. Goodness. Look. Yeah. Tinog na. Mabango na. Ito hinog na siya. Binabalot namin ito nung maliit pa siya para hindi siya makain ng kuan. Hindi makain ng mga insekto. Tanam. Kumana ka tanam? Ito. Mangunguha ako ng gulay. Ito babalutin ko para hindi siya mabulok kasi tutusukin ng mga insekto para ito naman ay mahinog. Mababa lang. Dito ako nakarap yung doon sa taas. Mahirap na dito lang sa baba. Laki na pala ito. Ito yung gugulayin ko ngayon. Ipakita ko sa inyo ang simpleng pagluluto ng langka. Lagyan ito ng gata. Ito naman yung hinog, bigay ko to kay Amy and Joanne kasi sa kanila itong lupa na ito bagong bili nila, mga 5 buwan pa siguro nung nabili nila ito. Ganito ang proseso nito pag magulay ng langka. Pagbalata na ito, tusukin ito ng kahoy para yun ang hawakan.
Ayan. Hawakan. Tapos mabalata na siya. Maganda dito sa probinsya, magtanim ka lang ng mga gulay dito. Hindi ka na bibili. Kasi pag doon sa siyudad, sobrang mahal yung mga bilihin doon. Ito na. Pagtsap-tsapin ko na yung langkat para maumpisa na yung paggulay. Dito sa probinsya dahil sariwa yung mga pagkain dito. Dati kasi naninirahan din ako ng syudad din sa Manila. Sa putang din ako nakatira. At probinsya pa rin ang bagsak. Dito sa probinsya ang palad ko yung kapalaran ko. Kukuluan ito hanggang umambot na husto. At pagkatapos ay lagyan na ito ng asin. Ito ay pakukuluan ng kalahating oras. Saka na ilagay yung gata pag malambot na siya ng husto. Saka yung mga ibang sangkap. At isunod ko naman yung hinog. Pag-chap-chap. Yung hinog na langka. Hinog! Hinog! Yan, hinog mo. Wow! Ya. Bango.
lang ito. Charap. Kain tayo. Pag nahirapan kayong tanggalin yung dumikit, yung dagta ng nangka, lagyan lang ito ng mantika. Para hindi na siya dumikit, para matanggal na yung ano niya. Yung mantika lang ang ginagamit. Malambot na. Ilagay yung sibuyas at saka luya. At isunod naman yung gata. Isang piraso lang ito. Mamaya na yung isa pagka diretso na. Ayan na, malambot na. At hahalo-alin ng sardinas para pampalasa. Sardinas at tuyo, hahalo-alin ng tuyo. Ganito ang pagluto namin ng langka, lutong probinsya. Ito na, luto na ito. Pwede na itong ulam. Ulam ko na yung niluto kong gulay na langka. Ito yung tuyo. Ganito lang ka simple ang ulam namin dito sa probinsya. Tayo. Sarap. Daming piling ulamin dito. Paligid. At dito nagtatapos ang aking pagluluto ng langka at pag-harvest. Bye bye po.